Banderas, history ng artista. Si Antonio Banderas ay isang kilalang artista mula sa Espanya na sumikat sa industriya ng pelikula sa buong mundo. Ipapanganak siya noong 10 ng Agosto taong 1960 sa Malaga, Espanya. Welcome to my channel, The Celebrity History. Please consider to like and subscribe to my channel mga ka-history. Ating tuklasin ang mga historiya. At ating kilalanin ang ating mga celebrity. Mapa local man yan at international. Ang kanyang tunay na pangalan ay Jose Antonio Dominguez Bandera. Noong kanyang pagkabata, hindi niya inasahang magiging isang artista. Sa halip, naging interesado siya sa palakasan, partikular na sa soccer. Naging miyembro siya ng mga koponan ng kabataan, subalit sa edad na 14, natuklasan niya ang kanyang interes sa pag-arte at nagsimula siyang sumali sa mga pampelikulang palabas. Noong 1982, nagpa siya si Banderas na mag-aral ng pag-arte sa School of Dramatic Arts sa Malaga. Matapos niyang makumpleto ang kanyang pag-aaral, lumipat siya sa Madrid upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa teatro. Mabilis siyang naging popular sa teatro at nanalo ng mga parangal para sa kanyang mga pagganap. Sa taong 1982, nagkaroon siya ng pagkakataong makasama sa pelikula sa pamamagitan ng Labor into the Posse Ones ni Pedro Almodovar. Ito ang naging simula ng kanyang matagumpay na karera sa pelikula. Sa mga sumunod na taon, naging isa siya sa mga pinakasikat at pinakatanyag na aktor sa Espanya. Sa gitna ng kanyang karera sa Espanya, nakakuha si Banderas ng pagkakataon na sumabak sa Hollywood. Noong dekada 1990, ginampanan niya ang ilang mga papel sa mga Hollywood films tulad ng The Mambo Kings, 1992, at Philadelphia, 1993. Ang pagganap niya bilang Zorro sa The Mask of Zorro, 1998, ay nagbigay daan sa kanyang internasyonal na tagumpay. Simula noon, naging bahagi na siya ng maraming kilalang pelikula sa Hollywood tulad ng Desperado, 1995, Spy Kids, 2001, at Shrek, series kung saan siya ang boses ng karakter na Puss in Boots. Sa kasalukuyan, matagumpay pa rin si Antonio Banderas bilang isang aktor. Nagtatampok siya sa iba't ibang mga proyekto sa pelikula at telebisyon. Isang pangunahing aktor siya sa pelikulang Espanyol at patuloy na pinahahalagahan sa industriya ng pag-arte sa buong mundo. Ang kwento ni Antonio Banderas ay nagpapakita ng kanyang determinasyon, talento, at tagumpay sa larangan ng pag-arte. Siya ay naging inspirasyon sa maraming manunood at patuloy na nagpapakita ng kanyang husay sa larangan ng pelikula. Kultura at wika, si Banderas ay isang Espanyol at kadalasang nagsasalita ng wikang Espanyol. Ngunit, dahil sa kanyang internasyonal na karera, siya rin ay marunong mag-Ingles at iba pang mga wika. Pangalan at pamilya, ang kanyang buong pangalan ay Jose Antonio Dominguez Bandera. Siya ay may 3 kapatid, at mayroon siyang anak na babae mula sa kanyang dating asawa na si Ana Liza. Noong 1996, nagkaroon siya ng anak na lalaki mula sa kanyang dating kasintahan na si Melanie Griffith, na siyang aktres rin. Musika, bago siya naging aktor, may interes rin si Banderas sa musika. Siya ay isang magaling na mang-aawit at music hero. Noong 1996, inilabas niya ang kanyang debut album na may pamagat na Crazy in Love. Nagsagawa rin siya ng mga kanta para sa ilang pelikula kung saan siya nagampanan. Direktor, bukod sa pagiging isang aktor, naging interesado rin si Banderas sa pagiging direktor. Noong 1999, sinulat at idinirekta niya ang kanyang unang pelikulang Espanyol na Crazy in Alabama. Matapos nito, siya rin ang nagsagawa ng iba pang mga proyekto bilang direktor. Pagsusulong ng kapayapaan, sa taong 2003, itinatag ni Banderas ang isang non-profit organization na nagngangalang Foundation Lagrimas y Favores, Tears and Favors Foundation, na naglalayong magbigay suporta sa mga taong nangangailangan, lalo na ang mga may kapansanan. Ito ay tumutulong sa mga proyekto tulad ng edukasyon at medikal na suporta. Pagkilala at parangal, dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng pag-arte, si Banderas ay tumanggap ng maraming parangal at pagkilala. Kasama dito ang mga nominasyon sa Academy Awards, Oscars, Golden Globe Awards, at iba pang prestihiyosong award-giving bodies. Noong 2019, ginawaran siya ng Best Actor Award sa Cannes Film Festival para sa kanyang pagganap sa pelikulang Pain and Glory.
Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kahalagahan at karagdagang impormasyon tungkol kay Antonio Banderas, isang tanyag na artista mula sa Espanya na patuloy na humahakbang sa industriya ng pag-arte. Personal na buhay, naging mataas ang interes ng media sa personal na buhay ni Banderas. Noong 1996, ikakasal siya sa aktres na si Melanie Griffith, ngunit naghiwalay sila noong 2014. Makalipas ang kanilang paghihiwalay, nanatiling magkaibigan sina Banderas at Griffith. Noong 2019, nagpakasal siya kay Nicole Kimpel, isang Dutch investment consultant, sa isang pribadong seremonya. Nagbalik sa teatro, bukod sa kanyang karera sa pelikula, bumalik si Banderas sa kanyang pag-ibig sa teatro. Noong 2003, ginampanan niya ang papel ni Guido Cantini sa musical na Nine sa London's West End. Ang kanyang pagganap ay tinanghalan ng mga papuri at kumita ng nominasyon sa Laurence Olivier Award. Matapos ito, nagpatuloy siya sa iba pang mga teatro productions tulad ng A Chorus Line at Zorba the Greek. Pagtulong sa pagbango ng Malaga, bilang isang pride ng kanyang hometown, Malaga, Espanya, nagsimula si Banderas ng mga proyekto na naglalayong ibangon ang lugar. Isang kilalang proyekto niya ay ang pagtatayo ng Teatro del Soho Caixabank, isang modernong teatro na nagsisilbing kultural na sentro sa lungsod. Ito ay naglalayong palakasin ang teatro at sining sa Malaga. Pagiging producer, bukod sa pagiging aktor at direktor, naging aktibo rin si Banderas bilang producer ng ilang mga pelikula. Isa sa mga proyektong kanyang sinuportahan bilang producer ay ang pelikulang Pan's Labyrinth, 2006, ni Guillermo del Toro, na tumanggap ng maraming parangal at purring critical. Pagkakapiling sa COVID-19, noong 2020, naging positibo sa COVID-19 si Banderas. Sa pamamagitan ng kanyang mga social media platforms, ibinahagi niya ang kanyang karanasan at pagpapahalaga sa kalusugan at pag-iingat laban sa pandemya. Ipinahayag din niya ang kanyang suporta sa mga frontliners at iba pang mga taong laban sa virus. Ang karagdagang impormasyon na ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng personal at profesional na buhay ni Antonio Banderas. Siya ay hindi lamang isang kilalang aktor, direktor, at music hero, ngunit isang individual na aktibo sa mga advokasya at proyekto na naglalayong maghatid ng positibong pagbabago sa kanyang industriya at komunidad. Malalim na boses, bukod sa kanyang galing sa pag-arte, si Banderas ay kilala rin sa kanyang malalim at pambihirang boses. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na gampanan ang papel ni Puss in Boots sa mga pelikula ng Shrek. Ang karakter na ito ay umani ng tagumpay at nagkaroon pa ng sariling spin-off film series na Puss in Boots. Aktivista, si Banderas ay aktibo sa mga isyong panlipunan at pampolitika. Siya ay nagpakita ng kanyang suporta sa mga kilusang pangkapayapaan at pangkapaligiran, pati na rin sa mga programa para sa mga mahihirap. Nagtungo siya sa ilang mga bansa upang magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad at iba pang mga suliranin. Sining at disenyo, isa rin si Banderas sa mga taong may malasakit sa larangan ng sining at disenyo. Noong 2010, nagtapos siya ng kurso sa Central St. Martin's, isang kilalang paaralan ng sining at disenyo sa London. Ang kurso na kanyang kinuha ay tumutok sa pagsasaliksik at paglikha ng mga disenyo ng sapatos. Pinuno ng International Film Festival of Malaga, mula noong 2017, si Banderas ay nagsilbing pinuno ng International Film Festival of Malaga, isang prestihiyosong pagdiriwang ng pelikula sa kanyang hometown. Bilang pinuno, nagpapakita siya ng kanyang suporta sa mga lokal na talento sa Espanya at nagbibigay ng pagkakataon sa mga ito na maipakita ang kanilang galing sa internasyonal na entablado. Tatak ng peking oro sa puso, noong 2015, isang espesyal na pagkilala ang ibinigay kay Banderas nang ihandog sa kanya ang Fake Gold Heart Award sa Madrid International Film Festival. Ang parangal na ito ay nagpapahayag ng pagkilala sa kanyang pagiging totoo sa kanyang mga damdamin at dedikasyon sa kanyang profesyon. Pagtanggap ng Lifetime Achievement Awards, bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan ng pag-arte, si Banderas ay tumanggap ng iba't ibang Lifetime Achievement Awards mula sa mga prestigious award-giving bodies. Kasama dito ang mga parangal mula sa Carlo Vivari International Film Festival, Palm Springs International Film Festival, at iba pa.
Ang mga ito ay ilan lamang sa mga karagdagang impormasyon tungkol kay Antonio Banderas na nagpapakita ng kanyang husay, ang kanyang mga adhikain, at ang kanyang pagiging malikhain sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay at propesyon. Pagsabak sa teatro sa Broadway, noong 2003, nagkaroon si Banderas ng kanyang Broadway debut sa pagganap bilang Che Guevara sa musical na Evita. Ang kanyang pagganap ay tinanghalan ng papuri at nabigyan siya ng nominasyon sa Tony Award bilang Best Actor in a Musical. Pag-endorso, si Banderas ay kilala rin sa pagiging isang celebrity endorser. Siya ay naging mukha ng mga kilalang mga tatak tulad ng fragrance ng Calvin Klein at mga produkto ng fashion brand na H&M. Mga tagumpay sa filmography, sa kanyang mahabang karera, nakasama ni Banderas sa maraming mga tagumpay na pelikula. Ito ay kinabibilangan ng Desperado, 1995, The Mask of Zorro, 1998, Once Upon a Time in Mexico, 2003, The Skin I Live In, 2011, Pain and Glory, 2019, at iba pa. Marami sa mga ito ang nagkamit ng papuri mula sa mga kritiko at tumanggap ng komersyal na tagumpay. Multilingual na talent, dahil sa kanyang katanyagan sa internasyonal na antas, naging malawak ang kanyang pagsasalita ng iba't ibang mga wika. Bukod sa kanyang pangunahing paggamit ng Espanyol at Ingles, siya rin ay may kaalaman sa Italian, Pranses, at Tagalog, kabilang na ang iba pang mga wika. Proyekto sa telebisyon, bukod sa kanyang mga pelikula, nagkaroon din si Banderas ng mga proyekto sa telebisyon. Isa sa mga kilalang proyekto niya ay ang pagganap bilang Pablo Picasso sa anthology series na Genius, Picasso, noong 2018. Ang kanyang pagganap ay tumanggap ng mga papuri at nominasyon sa mga prestihiyosong award-giving bodies. Digma ang kabihasnan, noong 2008, tinanggap ni Banderas ang tungkulin bilang United Nations Goodwill Ambassador para sa Alliance of Civilizations. Bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng mga kultural na pagkakaiba, sumusuporta siya sa mga proyektong naglalayong labanan ang mga hidwaan at magsulong ng pangkalahatang kapayapaan. Aktibo sa mga proyekto sa telebisyon, kamakailan lamang, si Banderas ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ilang mga proyekto sa telebisyon. Kasama sa mga ito ang kanyang pagganap bilang Tomas de Bracamonte sa historical drama series na La Casa de Papel, Money Heist, at ang paglipat niya sa American television sa pamamagitan ng kanyang papel bilang Gregorio Nava sa series na National Anthem. Thank you for watching. Please consider to like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung may bago tayong upload mga ka-history. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.